Tuwing buwan ng Marso ay pinagdiriwang natin ang kabayanihan at katanyagan ng mga kababaihan noon at sa kasalukuyang panahon. Tunay namang maraming babae ang naging matapang na humarap sa mga suliranin ng Pilipinas at nagbigay karangalan sa bansa. Isa na rito ang tinaguri ang Joan of Arc ng Kabisayaan na si Teresa Magbanua. Halina't kilalanin natin ang unang babaeng mandirigma na namuno laban sa mga mananakop na Espanyol at Amerikano. Si Teresa Magbanua y Ferraris ay ipinanganak sa bayan ng Putotan, Iloilo noong 13 ng Oktubre taong 1868. Siya ay ang ikalawa sa anim na anak nila Don Juan Magbanua, ang hukom ng Court of First Instance sa bayan ng Iloilo Original Trial Court sa kasalukuyang panahon, at Doña Alejandra Ferraris na anak ng isang kapitan. Bata pa lamang ay kinakita na ng angking tapang si Teresa at talaga namang napaka-aktibo. Na hindi nagustuhan ng kaniyang mga magulang, kung kaya't ipinadala siya sa Kolehiyo de San Jose sa Haro upang maturuan kung paano maging Pino. Ngunit hindi naging matagumpay ang plano ng kaniyang mga magulang kung kaya't ipinadala siya ng mga ito sa Maynila. Nag-aral si Teresa sa Kolehiyo de Santa Rosa at Kolehiyo de Santa Catalina noong 1885 at 1886. Nakatanggap siya ng sertipiko sa pagtuturo mula sa Kolehiyo de Doña Cecilia noong 1894 at maestra de titulada superior sa Universidad ng Santo Tomas. Ang kanyang mga natutunan ay binahagi niya sa kanyang mga kababayan sa kanyang pagbalik sa Putotan, kung saan siya nagturo sa loob ng 4 na taon. Bago siya lumipat sa bayan ng Sara, doon niya nakilala ang kanyang naging kabiyak na si Alejandro Balderas na isang magsasaka. Taong 1878, nang lumagay sa tahimik si Teresa at Alejandro, pinili niyang tumigil na sa pagtuturo upang matulungan ang asawa sa pag-aasikaso ng kanilang lupain. Dito, natuto si Teresa ang humawak ng baril at mga bayo. Nahasa niya ng gusto ang kanyang kakayanan sa pangangabayo na sa katunayan ay kaya niyang maglakbay mula sa bayan ng Sara patungo sa bayan ng Putotan na may layong higit sa 30 kilometro. Sa parehong taong ding iyon, nakarating kay Teresa ang balitang dalawa sa kaniyang mga kapatid na lalaki ay nakipagdigma sa himagsikan. Kung kaya't ipinagbigay alam niya sa kanyang tiyuhin na si General Perfecto Poblador ang kagustuhang makiisa sa hukbo, na agarang tinanggihan ng kaniyang tiyo sa kadahilan ng siya daw ay babae at tanging mga lalaki lamang ang may kakayanang lumaban sa himagsikan. Ngunit, sadya namang buong loob ni Teresa. Ipinaglaban niya sa general na mayroon siyang kakayanan na higit pa sa ibang kalalakihan, lalo na sa pangangabayo at paggamit ng baril, kung kaya't nakasali siya sa hukbo. Nakuha niya ang mga armas laban sa mga Espanyol, pinangunahan ng mga tropa, at nanalo ng ilang mga digmaan sa ilalim ng pamumuno ni General Martin Delgado. Noong Disyembre 1878 ay pinamunuan ni Teresa ang hukbo ng mga kalalakihan sa laban ng Barrio Yoting Capiz. Natalo nila ang mga Espanyol at dito naikabit sa kanya ang bansag na Joan of Arc ng Kabisayaan at Nay Isa. Sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano ay nakipagdigma si Teresa kasama ang kanyang mga kapatid na si Pascual at Elias. Kasama si General Martin Delgado ay matagumpay nilang nadepensahan mula sa mananakop na Amerikano ang bayan ng Iloilo.
Sinay Isa rin ang namuno at tagtagumpay sa labanan sa Balantang Haro noong Marso 1899. Sa kasamang palad ay nasawi ang kanyang mga kapatid sa labanang Pilipino-Amerikano. Marami pang digmaan na nilahukan si Teresa sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Ngunit noong 1900 ay sumuko siya at binuwag ang kaniyang hukbo at bumalik na lamang sa pagsasaka kasama ang kaniyang asawa. Bagamat hindi na siya aktibo sa pamumuno noong pangalawang digmaang pandaigdig, tumulong siya sa pagtugon ng mga pangangailangan ng gerilya sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang mga ari-arian. Hindi kalaunan ay pumanaw ang kaniyang asawa. Wala silang naging anak neto. Kung kaya't matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ay nanirahan si Teresa sa pagadian sa Buanga kasama ang kapatid netong babae na nanganghalang Maria. Pumanaw si Teresa magbanwa noong Agosto 1947 sa edad na 78.